Magandang araw po sa inyo mga tagapanood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Dati, marami ang naniniwala na a glass or two of wine is good for the heart. Pero alam ba ninyo na ayon sa mga bagong pag-aaral, ang kaunting alak ay nakakasama din tulad sa health hazards ng sigarilyo at maaaring maging sanhi ng cancer? Sa mga dating pag-aaral, ang red wine ay di umano makatutulong sa kalusugan ng puso dahil sa nagpapataas umano ang alcohol ng HDL o ng good cholesterol. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, marami ng ebidensya na hindi totoo na nakabubuti ang pag-inom ng alak sa kalusugan. Sa iba pang pag-aaral, naobserbahan na ang benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng red wine ay dahil sa healthy habits na kasabay ng pag-inom ng alak at napagkamalian lamang na ang benepisyo sa puso ay dahil sa pag-inom ng alak. Sa mga bagong pag-aaral na tuklasan na kahit kaunting alak lamang ay maaari nang magkaroon ng pagtaas ng presyon o high blood pressure at maaari din na maging sanhi ng sakit sa puso. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng atrial fibrillation o ang hindi normal na tibok ng puso na maaaring magdulot ng stroke at pamumuo ng dugo. Nakakasama ang alcohol dahil sa sinisira nito ang DNA o ang material na naglalaman ng impormasyon ng ating pagkakakilanlan o katangian ng tao. Kapag uminom ng alak, nagiging acetaldehyde ang alcohol at ang kemikal na ito ang sumisira sa DNA at pinipigilan din ng kemikal ang pag-repair o pagsasaayos kapag may nasira sa katawan. Bukod dito, naaapektuhan ng acetaldehyde ang organs ng katawan. Sanhi din ng oxidative stress ang alcohol na nakasasama sa cells ng katawan. Kapag nasira ang cell sa katawan, maaari itong maging cancer cells. Ilan sa mga uri ng cancer na direktang sanhi ng pag-inom ng alak ay ang cancer sa bibig at lalamunan, cancer sa atay, breast cancer, at colorectal cancer. Ang cancer sa atay at colorectal cancer ay bunga ng sobrang pag-inom ng alak. Pero ang breast at esophageal cancer ay dahil sa pag-inom ng kahit anong dami ng alak. Ayon sa mga pag-aaral, ang alcohol ay isang carcinogen na maihahalin tulad sa sigarilyo. Kahit dalawa o isang baso ng alak lamang ang inumin, mas may posibilidad na magkasakit ng cancer kumpara sa hindi umiinom ng alak. May kasabihan nga na an ounce of prevention is worth a pound of cure. Kaya mas makabubuti na umiwas na bago pa magkasakit. Now you know! Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.